Tignan mo! Wala po tayong ilaw! Natatakot po ako! Tuwing umaga, hindi naghihiwalay ang mag-inang Leslie at ang anak niyang si Monique sa pamumulot ng panggatong sa kagubatan. Ito ang ginagawa nila para hindi na gaanong maging abala ang kanilang oras sa tanghali. Sa gayong pagkakataon, matutulog na lamang sila at makakapagpahinga. Anak, gusto kong makaipon tayo ng marami-raming panggatong para mamayang gabi. Masiglang tumango si Monique. Bukod kasi sa gusto niyang tumulong sa kanyang mama, palagi niyang iniisip na kapag buong araw sila sa kagubatan ay magbabaon sila ng kanin. Ibig sabihin, magpapahinga sila sa gilid ng batis kinatanghalian. Sa gayon, magkakaroon siya ng pagkakataong magtampisaw sa malinaw na tubig. Aayusin ko lang po yung mga gamit. Saad ng bata at nagkukumahog sa pagkuha ng kanyang maliit na bag. Si Leslie naman ay abala sa paghahanda ng kanilang baon. Pritong isda, kamatis at patis lang ang ulam nila. Ngunit kontento siya dito at masaya. Sana huwag makakahalata si Monique sa sorpresa ko mamaya. Saad niya, saka nagmamadaling inilagay sa loob ng bag ang pagkain. Nakalimutan ni Monique na kaarawan niya sa araw na iyon. Masyado siyang nalibang sa kakalaro, kaya pati ang pinakamahalagang okasyon ay hindi niya na napagtuunan pa ng pansin. Mas masaya siya maging abala sa araw-araw. Halika na, Monique. Aalis na tayo. Tawag ni Leslie sa kanyang anak. Isinara ni Leslie ang pintuan ng kanilang bahay. Ikinabit niya ang kandado kaya napakunot noo si Monique. Ma, bakit ba may kandado po dito sa bahay natin? Tanong ni Monique. Ngumiti si Leslie sa kanyang anak at itinuro ang kandado. Kapag aalis tayo, proteksyon natin ito laban sa mga magnanakaw. Paliwanag niya saka sila lumabas ng bakuran. Anak, Monique, pagdating natin sa kagubatan, huwag na huwag kang lalayo sa akin ha. Maraming mababangis na hayop sa liblib at masusukal sa bahagi ng kakahuyan. Palingon-lingon naman sa paligid si Monique. May kalayuan ang kakahuyang pagkukuhanan nila ng panggatong. Paakyat pa kasi ito ng bundok. Gayunpaman, hindi na gaanong nagtataka si Monique sa lugar dahil nasanay na siya sa ilang beses nilang pagbalik-balik doon. Nang makarating sila sa lugar na pagkukuhanan nila ng panggatong, kaagad na inilibot ni Monique ng tingin ang paligid. Malilim sa bahaging iyon at maraming nakakalat na tuyong sanga. Sabik si Monique na gumawa ng bahay-bahayan. Kaso lang, naisip niyang kailangan niyang tulungan ang kanyang ina. Pwede naman siyang dumampot na lang ng mga maninipis na sanga para madagdagan ang kanyang panggatong. Nagsimula na siya sa pamumulot at itinitipon ito sa isang sulok. Nang mga sumunod na oras, naging abala na ang mag-ina hanggang sa maisipan nilang magpahinga na muna. Anak, kumain na muna tayo. Nagugutom na ako. Nagtungo sila sa batis para saglit na maghugas ng kamay. Ma, ang sarap po maligo po sa tubig. Bulalas ni Monique at nagpapaawang tumingin kay Leslie. Pinagmasdan niya ang buong batis at nakitang may mababaw na bahagi naman kung saan pwedeng maglaro si Monique. Kaagad na pumayag si Leslie at hinayaang magtampisaw ang kanyang anak sa tubig. Humahalakhak ito at hinuhuli-huli ang maliliit na isdang hindi naman ito talagang mahuli-huli. Hanggang sa matigilan si Monique at mapasigaw nang makita ang isang matandang lalaki na namataan pala silang pinagmamasdan. Napasigaw din si Leslie at dali-daling tinakbo ang kanyang anak para sa kaligtasan nito. Anak, halika,
Ayos ka lang ba? Napayakap si Monique sa kanyang mama at nanginginig na itinuro ang lalaki sa di kalayuan. Mukhang kanina pa ito nakasilip sa kanila. Kinuha ni Leslie ang atensyon ng lalaki at kinausap ito. Manong, ano hong kailangan ninyo? Pasensya na po. Nagulat po kasi kami ng anak ko sa biglaan ninyong pagsulpot. Wika ni Leslie. Parehong kabado ang mag-ina dahil sa nakitang itsura ng lalaki. Balbasarado ito at medyo matapang ang itsura. Tumayo ang lalaki at sumaludo sa kanila. Maya-maya pa, hindi nakatiis at lumapit ito sa mag-ina. Pasensya na kung natakot ko kayo, iha. Hindi ko naman intensyon na sindakin kayo. Sagot ng lalaki at ibinaba ang kanyang sukbit na bag. Kagaya ninyo, napagawi lamang ako sa lugar na ito. Hindi ko inaasahang may tao pala dito. Mag-ingat kayo sa kagubatang ito at baka may mababangis na hayop kayong makasalubong sa daan. Sabi nito. Maraming salamat po, Manong. Sagot niya. Hindi niya maiwasang maalala sa lalaki ang kanyang yumaong ama na kailan lang pumanaw. Bigla siyang nakaramdam ng pagkakagiliw dito. Kaya nakipagkilala siya kaagad. Ako po si Leslie. Si Monique naman ang aking anak. Ano pong pangalan ninyo? Tanong niya na ikinangiti din ng lalaki. Tawagin na lang ninyo akong Tatay Fidel. Ayon sa matanda, kaya magiliw ding bumati sa kanya si Monique. Kamusta po, Lolo Fidel? Pasensya na po. Natakot po ako kanina. Nabigla po kasi po ako eh. Sambit ni Monique na ikinangiti naman kaagad ng matanda. Kailangan ko nang umalis, mga iha. Mag-ingat kayo ha, bilin niya. Nang mawala ito sa paningin nila, nakahinga ng maluwag si Leslie. Mabuti na lang, mabuting tao ang nakakita sa kanila. Kung nagkataong masama ito, baka napahamak na sila at hindi niya mapapatawad ang sarili kung sakali mang may mangyari sa kanyang anak. Pinaligo ni Leslie si Monique at inaya ng kumain ng tanghalian. Pagkatapos nilang magkasalo sa pagkain, muli silang bumalik sa lugar kung saan sila nangunguha ng panggatong. Sa kalagitnaan ng pagiging abala ng mag-ina, napansin na naman ni Monique ang matandang lalaking nagpakilala sa kanila bilang si Mang Fidel. Abala naman ito sa kakahanap ng kung ano-ano sa di kalayuan. Masyadong nakatuon ang pansin nito sa ginagawa, kaya hindi nito alam na pinagmamasdan na siya ng mag-ina. Kitang-kita nina Leslie at Monique nang maglakad papunta sa isang kuweba si Mang Fidel at taluntunin ang may kasikipang daan papasok sa loob. Napasinghap sina Leslie nang makitang may kakaibang liwanag pala sa bandang dulo. Maano po yung ilaw na yun? Manghang tanong ni Monique at itinuro ang kinaroroonan ni Mang Fidel na noong mga oras na iyon ay abala sa pagsunod sa nagliliwanag na bato sa loob ng kuweba. Hinawakan ni Leslie ang kanyang anak. Saan po tayo pupunta, ma? Nagtatakang tanong ni Monique. Sumenya si Leslie at nagmuestrang huwag maingay. Susundan natin si Mang Fidel, anak. Huwag kang maingay at baka mahuli niya tayo. Pabulong na wika ng ginang. Patiyad niya nilang sinundan si Mang Fidel na noon ay malapit na sa kinaroroonan ng liwanag. Nagkatinginan ang mag-ina nang makita nilang may kinukubkob si Mang Fidel sa bandang iyon. Kaya naghanap sila ng paraan para makapagtago habang pinapanood ang ginagawa nito. Napasinghap si Leslie nang mapagtanto niyang isang puntod ang hinuhukay ng matanda. Tagaktak na ang pawis nito ngunit matyaga nitong binilisan ang trabaho. Hawak ang maliit na pala ay dinungkal pa nito ang isang maliit na kahon.
Palingon-lingon siya sa paligid na tila ba sinisigurong walang kahit na sino ang nakakakita sa ginagawa niya. Pagkatapos, binuksan niya ang kahon na napagtanto ni Leslie at Monique na isa rin palang munting kabaong kung saan nakahimlay ang isang maliit na patay na sanggol. Walang takot itong kinilitin ni Mang Fidel, kaya nagulat sina Leslie. Magkayakap silang dalawa ni Monique na pinilit niyang aluhin dahil naiiyak na ang bata sa labis na nerbiyos. Ma, natatakot po ako. Ano po yung ginagawa niya? Anas ni Monique sa kanyang ina. Huwag kang maingay, anak. Baka mamaya malaman ni Mang Fidel na pinagmamasda natin siya. Aniya. Kaya kahit papaano, tumahimik naman si Monique. Nang hilakbot ang mag-ina nang makitang humalakhak ang patay na sanggol, nakaagad naman kinagat ni Mang Fidel ang dila. Hindi sila makapagsalita nang makita nilang kasamang tinangay ng matanda sa paglayo sa munting kabaong ang dila at hinayaan itong manatili sa kanyang bibig. Kawawa po yung baby mo! Naputulan po yun ng dila! Bulalas ni Monique. Noon lang siya nakakita ng ganong klaseng ritual. Malinaw na ang ginagawa ni Mang Fidel ay ang pagsasagawa ng ritual para makamit niya ang agimat ng putihan. Ang nasabing Bertod ay may kakayahang maging invisible kaya hindi ito nakikita ng normal na mga mata ng tao. Hinila na niya ang kanyang anak. Ikinagulat nila ng husto nang mapagtantong bahagya ng madilim nang makalabas sila ng kuweba. Diyos ko anak, patawarin mo ako. Hindi ko na napansin na gabi na pala. Aniya at nag-aalala sa inihandang sorpresa para sa kanyang anak. Alam niyang wala pa din itong kamalay-malay na kaarawan nito ngayong araw. Paano po yan, ma? Wala po tayong ilaw. Natatakot po ako. Nanginginig na wika ni Monique. Hindi nakapiyok ang mag-ina nang mapansin nila ang sunod-sunod na paghuni ng mga aswang sa ibabaw ng kakahuyan. Sari-sari at may tunog mabagsik, may tunog na nananakot. Kabadong-kabado siya sa nakikitang takot sa mga mata ng kanyang anak. Monique anak, huwag kang matatakot ha. Magtiwala ka kay mama. Makakalabas din tayo sa kagubatan. Kaya sana huwag ka nang mabahala pa. Aniya. Balak niyang itakbo na lamang si Monique kapag natunto na nila ang kalsadang palabas ng kagubatan. Ngunit bago pa man nila ito magawa, ay tatlong bulto na ng nakatuwad na tao ang nag-aabang sa kanila. Sobra-sobra ang takot ng bata ngunit hindi naman nagawa ng ginang na makapanlaban. Lalo na't napapalibutan na sila ng mga aswang. Sa pilitan silang hinila at dinala sa pusod ng kagubatan. Humagulgol si Monique nang makita niyang iginapos ng mga naglalaway na aswang ang kanyang ina. Si Leslie man ay natatakot. Ngunit hindi niya alam kung paano pakalmahin ang anak niyang labis-labis ang pagkasindak. Dahil wala namang ibang maisip na paraan, naiiyak na pinagdikit ni Monique ang kanyang mga palad at nagdasal. Habang ginagawa iyon, nakangisi namang tumutulo ang laway ng totoong aswang na humuli sa kanila. Balak nilang lantakan ang kawawang ginang, maya-maya pagkatapos nitong maisalang sa apoy. Iyon nga lang, hindi na ito naituloy. Nang magulat si Leslie sa bigla ang pagkatanggal ng kanyang mga kamay mula sa pagkakagapos. Huwag kang maingay, anak. Si Tatay Fidel ito. Iaalis ko kayo rito. Bulong ng pamilyar na boses na nakapalibot kay Leslie. Wala siyang nakikitang tao, ngunit nang yumuko siya sa lupa, ay nagulat siya nang makita ang anino ni Mang Fidel. Naliwanagan si Leslie at puno ng pag-asang tumingala sa Panginoon. Labis-labis ang pasasalamat niya at natagpuan sila ni Mang Fidel. Kung hindi, ay muling mababalot ng kaba ang kanyang puso.
Dahil sa sobrang takot, lalo na't buong akala niya ay tuluyan na silang mapapahamak ng kanyang anak. Hinayaan niyang kalagan siya ni Mang Fidel. Kasunod naman ang pagtanggal din niya kay Monique. Sinamantala nila ang pagkakataon habang abala ang mga aswang sa kakaharap sa ginagawa nilang malaking apoy na marahil balak nilang paglutuan kay Leslie. Nakinig siya sa instruction ni Mang Fidel na kaagad tumaliman nang bigyan siya ng hudyat na itakbo na si Monique palayo sa aswang. Ang buong akala niya talaga ay matanda na at mahina si Mang Fidel. Ngunit tila ba kabisado na nito ang mga kilos ng nasabing nilalang. Mama! Niligtas tayo ni Lolo! Naroong sipain ni Mang Fidel ang mga aswang, suntukin o ibalibag dahilan para tumilapon ang mga ito sa malayo. Naluluhang tumango si Leslie. Oo anak, kay buti ni Mang Fidel, iniligtas niya tayo laban sa mga aswang. Napakabuti niya, buong akala ko ay isa siyang masamang tao. Aniya at niyakap ang anak. Ninais na makatulong nila Leslie at Monique, kaya nang makita nilang dihado na si Mang Fidel sa laban, ay naghanap na ng paraan ang mag-ina upang makatulong. Lubayan niyo si Lolo! Masasama kayo! Tili ni Monique at pinagbabato ng maliit na bato ang mga aswang. Sapul sa ulo ang isa sa kanila na masamang inangilan kaagad si Monique. Aba, huwag na huwag mo maangilan ang anak ko! Galit niyang wika, sabay hinambalos ng sanga sa mukha ang aswang. Dito na nakahanap ng tiyempo si Mang Fidel para ilabas ang bronseng punyal na iwinasiwa sa tatlong aswang. Umatungal ang mga aswang. Hintakot na nagsiktakbuhan ang mga ito hanggang sa tuluyan nang ang makapagtago sa dilim. Nagyakapan sa labis na tuwa sina Leslie at Monique. Kaya bilang pasasalamat, inimbita nila ang antingerong si Mang Fidel sa kanilang tahanan. Pasensya ka na anak, gusto kong isorpresa ka sa iyong kaarawan. Kaso lang tayo ang nasorpresa kanina ng mga aswang at ipinakita ang nakahaing masasarap na pagkain sa mesa sa loob ng kanilang bahay. Niyakap ni Monique ang kanyang mama. Wala po yun, ma. Okay na po yung magmamahal niyo. Bonus na lang po yung handa. Maraming salamat po. Sabay baling ni Monique sa matandang lalaki. Lolo Fidel, niligtas niyo po kami. Maraming salamat po. Ngumiti si Mang Fidel at iniangat ang nakakatakam na fried chicken. Walang anuman iha. Masaya akong nakatulong sa aking kapwa. Iyon ang aking misyon bilang isang antingero.